mga base, welcome back to my channel. So ayan, panibagong umaga, panibagong trabaho na naman ang gagawin natin. And it's me, Anna, isang content creator ng buhay dito sa Singapore. So ayan guys, bago yung ating tawag and bago yung ating content ngayon. So ayan guys, kasi lately, random videos yung ginagawa ko. So ayan, so may nagsuggest sa akin na mag-focus ako sa iisang niche. So kaya yon, naisip kong OFW yung ininish ko, i-content ko lagi. So, ayan. Buhay dito sa Singapore, yung aking content. So, usapang OFW. So, ayan. And so, ayan nga, guys. Bago na rin yung katawagan natin, di ba? Taray. So, ayan, bago ang lahat. Kung kayo ay bago sa aking channel, eh, welcome na welcome kayo. And kung kayo mga luma na, syempre, welcome back. So, ayan guys, and don't forget to subscribe. So, ayan mga kabays. Wow, alam ko na mga kabays. Mata base, pada base, macho. Our vlogs for today. So, ayan guys. Ano ba yung mas convenient sa inyo? Or hindi ko na lang siguro ano. I-consider ko na lang siguro guys na bibigyan ko lang kayo ng idea sa mga lugar na like Middle East or Asian country. So ayan, parang Kuwait and Singapore. So ayan kasi yung experience ko na napuntahan. So ayan, and magbibigay ako ng mga idea tungkol sa Kuwait and then sa Singapore. So ayan guys, syempre as domestic helper lang guys ha, kasi yun lang yung trabaho. So ayan, kaya yun lang experience na maishishare ko. So ayan. And so ayan. Ayan na naman tayo. And so yun nga guys, simulan na natin. So unahin natin yung Kuwait. So yung naging experience ko sa Kuwait, actually guys, sa Kuwait marami talagang mga kababayan natin na papahamak doon. Pero hindi natin masisisi yung mga kababayan na pumunta doon kasi kapag walang-wala sila, Middle East lang yung kakapitan nila. So ayan guys. Kasi, sa Middle East kasi, mabilis yung, ano, yung alis nila. Mabilis sila magpaalis, basta okay lahat, yung papeles mo, yung medical mo, walang sablay, tuloy-tuloy lang. So, ayan guys, mabilis talaga yung Middle East. So, ayan, based on my experience, hindi pa ako naka-isang buwan, nakapunta na ako ng Kuwait. So, ayan, nakalipad na ako ng Kuwait. And then, wala ka masyadong gastos. Yung gastos mo lang doon is your personal things mo. Yung mga personal needs mo, yun lang yung gagastusin mo doon. Siyempre, pamasahin mo, pagkain mo, so, ayan, mga personal things mo na gagamitin mo. So, diba, siyempre, provide mo yun, di na yun sa agency. And then, sa Kuwait, guys, yung lingwahe nila is Arabic. So, ayan, kapag may nagbabala kayong pumunta ng Middle East, mag-research na kayo or mag-self-study na kayo ng Arabic language. So, ayun, para hindi na kayo mahirapan. Kasi, mas advantage talaga, guys, na alam yung Arabic na lingwahe. Kasi yung mga, hindi ka malalat, pero based on my experience sa Kuwait, hindi sila gaanong marunong mag-English. So, ayan. So, ayan, guys. And, kaya mas mabuting matutunan nyo yung Arabic na lingwahe bago kayo mag-apply. So, ayan. Self-study lang, di ba? Kahit sa mga YouTube, mga basic lang. Important na kakaintindi kayo ng mga basic. So, ayan guys. And then, ano pa ba? So, ayan. Sa, yung climate nila doon, guys, dalawa lang. So, tiglamig at tig-init. So, yung tiglamig nila, guys, talagang sobrang lamig. Para kang nasa freezer. So, ayan guys, sobrang lamig talaga doon. And then, pag tig-init na, guys, sobrang init din kapag tig-init talaga. As in, parang masasabing impyerno ba to? Yung tipong paglabas mo, hindi ka makahinga sa sobrang init. So, ayun guys. Yun talaga na experience ko doon sa Kuwait. Pero masaya naman doon guys. Lalo na kapag magbagi. So, kapag bata yung binabantayan nyo or yung trabaho kapag may bata. So, lagi kayong pupunta ng kapag tiglamig, pupunta ka ng bar. Parang bar yung tawag nila. So, ayan, magmumotor kayo doon. So, ayun yung pinakagusto ko doon sa Kuwait, sa Middle East. So, ayun, lagi kayo namimiss magbagi. Bagi ng tawag nila kasi sa kanila yung pagmotor. Yung motor yung malalaking gulong. So, ayun guys. At hindi ka matutumba doon. Depende na lang kung itumba mo, di ba? So, ayan, napakaganda.
Namimiss, yun yung namimiss ko dun. And then, sa pagkain, guys, hindi ko, kasi unang-una talaga na pagpunta ko ng Kuwait, talaga, nahirapan ako mag-adjust. So, ayun yung mga kinakain nila, iba. Yung, pero yung sa ano kasi, puro sila, more on manok sila. So, ako kasi talaga mahilig ako sa manok. So, pabor sa akin yung, yung pabor. Yun nga lang, diba? Lagi na sabi kapag nasa Middle East ka, baka lumipad ka na. Kasi nga, puro manok yung ulam. So, ayan, hindi sila kumakain ng baboy. So, ano nila yung karok? Yung kambing, yung sheep. So, ayun, yung mga tupa. Yun yung mga ano nila doon. And, minsan ka lang makakain ng isda, no? Kasi napakamahal nung isda. Depende na kung napakayaman ng amo mo. Pero based on my experience, so minsan lang isda. Kasi napakamahal. So, ayan. And, at ano po, yun nga lang kasi sa Kuwait lang kasi guys, mahirap dun. Kasi kapag ayaw ka ng amo mo, pwede ka niyang ibenta. So, ayan, parang benta yung term na tinatawag dun. Kasi hindi ka na i-ano sa agency, basta ka na ililipat ng amo kung gusto nila, kung pag ayaw nila sa'yo. So, ayan ang nakakatakot sa Middle East. So, syempre, hindi ko naman nila lahat kasi may mga friends din ako doon na okay naman yung kalagayan nila sa Kuwait. So, ayan guys. And then, nung pumunta ako doon, which is 2017, mababa pa yung sahod ko. So, ayun, 2017, nasa 17,000 lang yung sahod ko doon sa Kuwait. So, ayan guys. And, syempre, daming napapahamak na mga kababayan natin doon kasi talagang ano sila, parang hindi ka naman nila lahat pero mga sadista yung ganun. Basta yung mga ganun na ano nila, napakahirap tsaka parang matatakot ka. So, ayan. And then, pero syempre kahit naman saan tayo guys, diba, hindi naman lahat malulupit. So, ayan guys, and doon, kasi parang yung masasabi mong hindi ka ligtas. Based on my experience lang guys ha, parang yun yung nafe-feel ko doon. Na kapag umalis ka, baka bigla ka nang bugnutin, di ba? Lalo na kapag mahirap pag nag-taxi doon, syempre, kung saan sa ka dadal, hindi mo alam. Kaya, payo ko lang guys, kayong mga, kung pupunta kayo ng Kuwait or Middle East, sigurado nyo mag-iingat kayo. Kasi ibang-iba yung kultura ng Middle East, guys. Sobrang iba. And so, ayun nga guys, and wala silang off. So, ewan ko lang ngayon kasi parang may mga friends na ako ngayon na lumalabas, nakikita ko, pinupost nila. So, baka ngayon, kasi 2017 nagka-amnesty, pero parang binago siguro yung rule and regulation nila doon para sa mga domestic helper. So, ayun guys, siguro may mga off day na sila kahit papano. Pero nung time ko na pumunta ko doon, which is 2017, walang off day guys. So, ayun, pagod to the max. Lalo kapag bata yung alagaan. So, ayun, kapag may bata kang aalagaan. And so, ayun na nga guys, sa Singapore na tayo. So, tungo na tayo sa Singapore. So, ayun guys, Singapore kasi parang safe. Parang halos lahat, or parang ang daming mga Pilipino dito guys. So, ayun, parang hindi ka matatakot lumabas. And experience ko din guys, na lumabas ng gabi. So, nagja-jogging ako, parang safe. Parang hindi ako matatakot na kahit na gabi ako lumabas. So, ayun guys, napaka-safe na lugar dito sa Singapore. So, ayun. Andin dito kasi, depende kasi guys, pag mag-buy agency ka, medyo matagal yung process dito. So, mga abutin ka ng 3 months, pinaka-ano na yun, minimum na yung 3 months kapag nag-agency ka. And then, pero kapag nag-direct hire ka, gaya ko, 1 week lang, nakalipad na ako. So, direct hire kasi ako guys. And yun nga lang, sa Singapore is, malaki yung gastos kasi may salary deduction sila. So, ayun guys. And based on my experience, 6 months ako nag-salary deduction. Pero may sinasahod ako every month. Mga 4,000 plus. So, tapos hindi pa ako nag-off. Mga 3,000 plus din yun. So, kahit na salary deduction ako, may sinasahod akong 7,000 plus nung nag-deduction ako. So, ayun guys. And then, dito may say yung mga katulong dito. Kasi,
napaka protective ng government nila sa mga katulong, guys. So, ayan, sa mga foreigner, lalo sa mga domestic helper. So, ayan, kapag alam mong nasa tama ka, inaagrabyado ka ng amo mo, pwede ka magsumbong dito at safe na safe ka. So, ayan, guys. And maraming kababayan dito, guys, kaya hindi ka matatakot na humingi ng tulong dito. So, ayan, guys. And parang napaka ano siya, open country kasi dito, guys. So, marami kang makikita ang iba't ibang lahi dito. So, ayan, marami kang makikilala. Pero, almost kasi na, ano, guys, ang dami talagang Pinoy dito. Ang daming Pinoy na nagtatrabaho. So, ayun, and then, yung sahod dito, syempre, compare ko dun sa Kuwait na experience ko, mas malaki yung sahod ko dito. Kasi, kapag hindi ako mag-off day, bali, every week, palagay na natin, every week akong mag-off. So, ayan, guys, ang mga almost 22,000 yung sahod ko. Pero kapag hindi ako nag-off, so ayun guys, almost 26,000 yung sahod ko dito. Kaya malaki yung sahod dito. Yun nga lang syempre, may salary deduction. So ayun. Pero sa iyo naman, taste lang din muna, 'di ba? And then dito guys, parang mandatory yung off day. Kahit once a month lang kailangan may off ka. So ayun. Pero hindi ko pa alam sa iba, hindi ko pa wala, parang wala pa kasi ako nakilala na wala silang off days. So, ako kasi, almost nakakilala ko, every week silang lumalabas. Yun nga lang, syempre, minsan, like ako, meron kasi kaming curfew. So, ayan guys, hindi 24 hours yung aming off day. So, ayan. And, syempre, sa iba talaga, as in, hanggang umaga yan. So, ayan, depende talaga sa amo, guys. And, so, ayan. Ano pa ba yung, ano ko? Masasabi ko. And dito yung pagkain nila guys, wala kang problema kasi ang kumakain din sila ng Filipino food. And yung mga Chinese food, makakain mo rin. Kaya masasarap din naman yun. Marami lang silang mga spices, so ganun. Actually ganun din naman sa Kuwait eh. More on spices din sila, kaya masasarap din yung mga pagkain nila. Pero sa una, syempre adjust ka. Kasi iba yung lasa nun, pagkain nila sa una. Lalo na kapag nagluto is ibang lahi doon sa Middle East or sa Kuwait. So, ayan. Iba talaga yung lasa, guys. So, ayan. Na-experience ko talaga. Hindi ko alam kung pagkain ba ng baboy yun o ano. As in talaga, hindi ako kumain isang araw talaga. Kasi yun ang ulam talaga. Ay, Diyos ko, Lord. And so, ayan nga, guys. Siguro yun lang. Sana may natutunan kayo sa video ng ito. And kung may mga tanong kayo, guys, please comment below. So, ayan. And kung may nakalimutan ako, suggest nyo naman. So, ayan guys. And, so, ayan. Hanggang dito na lang. And, abangan nyo yung vlog natin. So, ayan. Kung paano pumunta ng Kuwait. So, yun muna yung, unahin natin yung Kuwait. So, ayan guys. And, abangan nyo yan kung nagbabala kayong pumunta ng Middle East. So, ayan. And, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates. So, ayan lang muna tayo guys. Until my next vlog, it's me, Anna, mga kabay, signing out.